Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates. Dito sa Balitang Sabong. Announcement po mula sa Thunderbird, mabibili na ang Bexan XP capsule sa mga leading poultry outlets for only 4 pesos and 50 centavos per capsule. Nagaganap na ngayon sa Rolligon Mega Cockpit ang kanilang taunang katawan sa Tag-ulan 5 Cock Derby with a guaranteed price of 4 million pesos and a minimum bet of 5,500 pesos. Ito ay pasabong ni Mr. Dennis Ligon and assisted by Tiling and Shirley. And for our upcoming events, inaanyayahan po tayong lahat sa taunang Fiestag na gaganapin sa August 11 to 13, 2017 sa SMX Convention Center, Mall of Asia. Mga ka-Chicken Talk, iniimbitahan namin kayong makilahok sa darating na 2017 World Pit Masters Cup Master Breeders Edition 9 Stag International Derby. Ito ay gaganapin sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila. Sa darating na September 15, 16, and 17 for eliminations, 18, 19, 20 for semis, 21, 22, and 23 for finals, and 24 for grand finals. Ito naman po ang mga latest updates para sa 2017 Digmaan. Ito na po ang national schedule ng 2017 PFGB Digmaan for 3 Stag National Elimination na gaganapin sa San Juan Coliseum that will be on November 15, November 27, and December 4. For 4 Stag National Semifinals, dyan din po yan sa San Juan Coliseum on December 11 and December 3. Para sa 4 Stag National Pre-Finals naman sa Pasay City Cockpit on December 15. On December 18 sa Araneta Coliseum, gaganapin ang 4 Stag National Grand Finals. Ang Games and Amusement Board na pinamumunuan ni Chairman Baha Mitra ay patuloy na nagbibigay ng sabong standardization seminar, a licensing program of the Games and Amusement Board. Noong nakaraang June 26, naganap ang seminar sa Livewire Gamefarm nila Sir Jop Gagalak at Clarice Salazar sa Baras Rizal. Para malaman ang schedule ng paparating na seminar, check nyo lang po ang Facebook account ng Games and Amusement Board. At yan ang mga fresh updates para sa linggong ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon, magandang araw. Magandang araw mga kasabong. Andito naman po yung kaibigan, Kalaan Dulusong, dito po sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Ngayong araw na to, dumayo tayo sa lalawigan na Rizal, partikular po dito sa bayan ng Cardona. Sabi po natin, interviewin natin ang mga may-ari nitong isa sa mga sabihin na nating fast rising, pinag-uusapan na Gamefarm, hindi lang dahil sa mga panalo nila, kundi sa galing ng mga manok na nilalaban nila. Andito po tayo ngayon sa Pasuluhan Gamefarm. Kasama natin ngayon, mag-ama. Walang iba kundi ang mga may-ari nitong Pasuluhan Gamefarm, si Boss Mr. Nemesio Raya at si Daniel James Raya. Ito, ang tawag ko sa kanya, Boss Kano. Boss Kano, bakit ba Kano? Dahil ba mukhang Amerikano ka? Maliit daw ako maputi raw ako, sabi nung piyong, kaya binansagan akong Kano. Mati ka muna sa mga nanonood sa atin. Magandang
araw sa inyong lahat, mga kasabong. Narito po kami ngayon sa Pasuluhan Gamefarm at dumalaw ang ating kaibigan, si Lando, Kalando. At nagpapasalamat po kami at siya'y napasyal rito. At binabati ko ang mga mananabong ng buong Rizal. Magandang araw sa inyo, mga sir. Kasama ng aking pamilya, ng aking asawa na si Gina, at ang anak kong nag-iisang babae na si Rosely Sierra. Thank you. Okay. O James, ikaw naman, bati ka naman. Kung kalimot ang batian ng girlfriend mo, baka magalit. Magandang araw po. Pinabati ko po si mga tiga-Ardona, mga magsasabong po na Rizal, sa pamilya na din po ni Janelle. Janelle, ha? Alam mo, eh... Talagang ito, sinusubukan kong tuksuhin ito minsan, biruin ito si James, pero talagang very faithful sa iyo ito eh. Talagang, eh, kaso yung biyanan mong hilaw eh, naghihintay na ng apo. Kaya, eh, kailangan eh, bigyan nyo na. Anyway, Boss Kano, bakit ba Pasuluhan ang tawag dito sa farm mo? Itong lugar kasing ito eh, Pasuluhan Street. Ah, yun, yung dinadaanan namin. Oo, Cardona Rizal. Kaya siyang naipangalan ko na sa farm namin. Madalas siya ang pangalan. Minsan okay. Naman iba, pero madalas Pasuluhan talaga. Bago ka magpatuloy, huhulaan ko kung bakit Pasuluhan yung pangalan ng kalsada. Oh. Kasi hindi pwedeng magsalubong eh. Suluhan lang. Suluhan lang. Suluhan. Yung ba ibig sabihin? Hindi pwedeng magsalubong eh. Anyway, so yun ang dahilan ko bakit Pasuluhan game farm dahil niya sa kalsada. Lahi nyo ba talaga ang sabungero? Talaga bang nasa dugo mo ang pagiging sabungero? Wala. Wala sa lahi namin ang pagiging isang sabungero. Uh-huh. Pero nung tumungtong na ako sa edad na mga 27 siguro yun, parang medyo inaalam ko na mga kasaysayan ng sabong. Nagkahilig ka lang basta? Nagkahilig na ako nung mga ganun ang edad ko. Sinasama-sama ng mga kaibigan. Okay. Hanggang sa inaalam ko kung paano ang sabong. Mm-hmm. Hindi, wala rin tayong experience na siyempre bago pa lang. Parang ignorante ka nung, nung una kang ano. Unang punta mo na sabungan na niyaya ka, anong nagustuhan mo? Anong meron doon na parang okay pala itong sabong para sa'yo? First time talaga sa Taytay. Uh-huh. Eh, siyempre, nag-o-osyo-osyo ako. Sabi ko, ganito pala ito. Uh-huh. Hanggang sa mga sumusunod na araw, buwan, eh, uh-huh. Nangarap na akong bimili ng paisa-isa, dalawang manok, tatlo. Nag-umisa ka na bimili. Yan. O nanalo ka ba nung unang punta mo sa sabungan? Oo, nanalo ako. Yan ang dahilan, kaya nagkahilig ka. Oo. Tapos nangarap na ako ng mga manok. Bimili ako ng mura pa manok nung araw. 1,000, ganyan. Okay. 2,000. Dito sa Rizal? O... Dito sa Rizal, paikot-ikot lang. Siyempre, natatalo yung mga manok. Hindi naman pwedeng hindi. Parang pag natatalo ako, gusto kong makabawi. Lalo so, ka na dyan challenge, ha? Oo. Oh. Bimili naman ako ng medyo mahal, 2,000, 3,000, yan. Yan ang mga binibili ko na. Ganun pa rin. Parang gusto ko mangyari, pag-usapan nila ako na manalo. Ayun ang gusto ko mangyari. Bimili na ako ng 5,000. 5,000? Ayan na, ayan. Pumutang, nagbabakulod ka na. Oo, siyempre pagka nananalo ang manok mo, pag-uusapan ka ng mga tao, pero pag talo, hindi. Kaya namili na ako ng medyo mahal. Okay. Hanggang sa dumating ako sa talagang mga presyo na sobrang mahal na. Sobrang mahal na. As yes. In mga ano, 10,000 na isa? 10 na. Uh-huh. Meron pa akong biniling talagang mahal kasi nag-breed na ako eh. Bumili na ako. Pero bago tayo muna sa breeding mo, okay. Ilang taon ka namimili lang? Ilang taon na proseso? Matagal-tagal din akong namili nun. Abot pa kami ng Bacolod kung saan siya. May 10 taon. Wala naman 5 years. Wala naman 10 years. Wala 10 years. Siguro mga 5, 6, ganyan. Puro namimili ka lang? Namimili lang ako. Okay. Marami ko saan kami bumibili. Sa Bacolod, sa mga... Ikaw mismo mga biyahe? Mismo ako. Tapos mismo, nung araw kasi mga taga-Bacolod nagdadala dito sa Rizal eh. Magaganda manok nung araw, dinadala rito sa Rizal. Mm. Siyempre, sikat ang Bacolod nung araw eh. Kaya yun, bili kami ng bili. Okay. Dami namin binibili. Ayos naman, nananalo. Ilan taon kay James nung tatay mo eh, ano,
May anak ka na ba noon? Nagsasabong-sabong na tatay mo? Opo, siguro mga high school po. High school ka? From the beginning, nagustuhan mo na rin manok? O... Yung high school po ko, nahilig po ko, tapos nawala po. Pagka-graduate ko na po ng college ako. Saka na bumalik? Pagmamanok. Pero isa ka sa star ng basketball dito sa Cardona. Kung yata ang LeBron James dito sa Cardona. Hindi ko niya, nag-iingat ako sa sabihin ko, hindi ko sinabing Stephen Curry, baka magalit ka. Ikaw ang LeBron James ng Cardona. Kalaban. So, ikaw ba, ano, yung bang mga moves sa, yung pagiging competitive mo na athlete, eh, nakikita mo sa mga manok yan? Oo po. Kumbaga po, eh, katulad na ni Daddy po, kumbaga bago lang po siya sa larangan ng sabong. Kumbaga po, yung manok namin, eh, bago pa lang po tumataas sa... Natutuwa po kami pag nakakatalo kami ng mga, may mga pangalan na naman nasa taas na... Tapos magagaling pa po sa panalo yung manok namin. So, nung nag-college ka na doon, ano na involvement mo sa farm? Kami po nag-breed po at saka mga hanggang sa CCU. Tama kayo. So, ngayon, parang partner na kayo ng tatay mo rito. Opo. Nagkukondisyon ka rin? Hindi po. Na, hindi. So, pero na... Nasabungan, paano nakita? Nagbibitaw ka na rin, di ba? Opo, nakapagbitaw na po. Okay naman. Ano ba ang sa tingin mo eh, ano? Ikaw, may mga kaklase ka na sigurado nagtatanong sa'yo, paano ka napunta dyan? O, may mga sigurado, maraming kaklase na hindi naman sa bungero. Medyo sa kanila, medyo hinahangaan ba nila yung pagiging sa bungero mo? Nagiging ano po sa kanila, ala po nila, nagsusugal ako. Eh, sinasabi ko naman po sa kanila na kumbaga hilig lang po talaga na magmanok. Hindi po talaga sa sugal. Libangan lang. Mamaya po, pagbabalik natin, pag-usapan natin yung transition na ni Boss Kano from a simple cocker to a breeder. No? Pagbabalik po ng Chicken Talk. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Ang mga manok ko parang Boy Scouts, laging handa. Dahil alaga ko sila ng Enerton Ready Mix Maintenance Feeds. Simpleng gamitin, hindi na kailangan maghalo, templado na, kaya walang tantsahan. Ang Enerton ay may Bioflex na kontra sa pola na pumipigil ng pagtaba at nagpapalakas ng muscles. Para ang manok ay matikas at maganda ang hipo. Basta Enerton Ready Mix Maintenance Feeds, may laban na wala, laging handa. Enerton, the first Ready Mixed Maintenance Feeds. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at tag-line na Cellflex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Okay, mga kaibigan, nagbabalik po tayo dito sa Pasuluhan Game Farm. Kasama po ang mag-amang Kano and James Raya. Boss Kano, kanina nabanggit mo na parang nag-umpisa ka sa tigit-tigi 1,000 manok, napunta ka 2,000, 5,000, hanggang 10,000 na isa na binibili mo. So obviously, naghahanap ka talaga ng palaging superior na manok. No? Kahit batik sa 10,000 na yung nabibili mo, hindi ka pa rin content dahil nag-breed ka na eh. No? Dati bibili ako ng 10,000, panlaban lang eh. Pero parang gusto ko talagang magawa ng mga manok na talagang magagaling tulad ng mga ibang breeders. Kaya na isipan ko mag-breed na ako. Hanggang sa bumili ako ng mga materialis na talagang medyo mahal. So almost 10 years ago, nag-umpisa ka na nag-breeding? Yes. So anong pinag-umpisahan mo? Nag-umpisa muna ako sa medyo mura. Practice muna. Okay. Pero nung madali naman ako natuto, kahit medyo wala naman kasing nagtuturo sa akin dito sa Rizal,
wala namang breeders na ano rito. Na kumbaga matigas talaga. So nag-aaral ako ng sarili ko. Nung natuto na ako, bumili na ako ng mga gamit na talagang sabihin na nating malulupit. Pero bago ako bumili, nanood muna ako sa mga big events. Nanood ako sa Araneta, ganyan. Tinignan muna kung sino nagpapanalo. Tinignan ko kung sino talagang medyo hari na sabong. So, nagustuhan ko si Engineer Sunny Lagoon. Sa kanya ako bimili ng mga materyales. Eh, nung araw, nag-aabot pa tayo dun, ha? Oo, oh, nakikita pa tayo dun. Isa pa. May dala ka palaging isda, eh. So, anong pinag-umbisa mo mga manok ni Sunny? Bimili ako ng Bruce Barnett sa kanya, ng lalaki at babae. Sumunod yung mga hayaks yun. Binili ko sa kanya. Hanggang sa nagkasunod-sunod na. Halos lahat ng mga gamit niya ay nabili ko na rin. Yung mga white, kelso, jogood, radio. Yan ang mga the best na gamit. So basically, halos lahat ng binibreed mo rito galing kay Sunny? Oo, isa lang ito. Walang halo ito. Puro Sunny Lagoon ito. Pero ako nang nagtitimpla nito. Sarili mo ng timplada? Oo. Kami na nagkakasa ng aking anak. So ano napatunayan mo nung madalas mo nang kadil si Sunny? Maayos ba naman? Oo, nagtaka nga ako sa kanya nung una kami magkita eh. Kasi pinadadala niya sa akin naman o kahit walang bayad. Sa akin naman gusto ko pag kumuha ko talaga siyempre para wala tayong maging problema sa hindi na natin iisipin na. Pero parang gumana ang loob niya sa akin kaya siyempre ganun talagang ano ng tao. Hanggang sa ultimo bagong dating niyang galing mga imported sinasabi niya sa akin. Gawin ng pili. Oo, minsan mag-isa pa lang ako doon. Ang daming imported. Ako lang mag-isang kumukuha. Kaya malaki ang pasasalamat natin kay San. Okay. Hindi tayo pwede sumali dyan sa mga pit master na yan. Hindi tayo parang gera yan. Kailangan mga gamit mo dyan matindi. Ano napatunayan mo na nag-umpisa ka sa mamahalin pero maayos na breeding stock? Iba talaga yung mga breeding stock na mahal talaga kaysa medyo mura. Iba talaga. Talagang magagaling sila. Quality talaga. Magagaling talaga. Tsaka talagang tunay. Tunay talaga. Kaya nakapagpalahi ako ng maayos na mga manok. Iyan ang kasaysayan ng aking pagbibreed na manok. Ikaw, James, anong papel mo dito sa breeding? Recording o ano? Ikaw ba nagkakasa? Tulong po kami ni Kitabasa po ng marking. Taka pag yung mga season na, ako po ng marking. Gano'n. Ikaw mismo, ha? Tuto. Na-enjoy mo na rin? Enjoy na po pag mamarking ng season. Masarap mong manalo sa derby. Iba ang feeling, ano? Para champion sa basketball. Ha? Talo pa po yun. Talo pa, ha? Talo. Eh kasi, kung nag-champion sa derby, may pera kasama eh. Basketball trophy lang yun. Opo. Ano naman sabi ng girlfriend mo sa'yo? Ikaw eh, bago mo ba nuliligawan pa lang girlfriend mo eh, nagsasabong ka na? Hindi po. Hindi pa? Opo. So, paano nagsabong ka na? Okay pa rin sa kanya? Alam naman po niyang hindi po ako talaga yung nanunugal po na. Kumbaga alam po niyang tumutulong ako dito sa park. Pupus na rin yung girlfriend mo? Pupus na rin. Bet na rin. Ayos pala. Masama na pala sa pusta eh. Baka naman pareho ka nung isang kilala namin na kahit tatalo eh, binibigyan pa rin ng panalo. Kahit talo sa sabungan eh, pag uwi, ito yung tama mo. Para palagi siya may permiso. Basta no, ang mga binirid mo, puro galing kay Sunny ang pinag-umpisahan mo. So ikaw na ang gumawa ng sarili mong kombinasyon kung paano mating o meron din sinabihan ka rin ni Sunny kung anong gagawin mo? Meron siyang mga sinasabi kung saan ibabangga. At meron naman akong sariling ginagawa ko. Sarili mo? Yung palang ginagawa ko minsan, ganun din. Tama pala yun.
Hindi ko lang na itatanong na ano. May ginagawa sa animation na hindi sinasabi sa'yo. Hindi naman. Hindi naman. Sinasabi niya. Sinasabi niya. O si Sunny na rin ngayon na nag-aaral sa'yo. Hindi ah. Sa kanya tayo. Hindi, baka may nanalo ka man. O anong kombinasyon yun? Ganito yan. Pwede pala yung ganun. May ganun naman mangyayari. In a way, siguro, talagang nakita rin ni Pari Sunny na seryoso ka. Na talagang maayos mo rin yung manok. No? Tapos at the same time, pwedeng sa pamamagitan mo eh, na natetesting niya yung breeding. No? Natutuwa pati siya na pag ako nananalo. Katunayan nga nung nakarampit master eh, ginamit niya mga manok ko. Okay. Wag ko na raw ibenta, siya na ang gagamit. Okay. Kasi tiwala siya. Uh-huh. Tiwala siya sa mga na-breed ko na materialis na galing sa kanya. Na hindi ko hinaluan kahit isa. Talagang pure ito na galing sa kanya. Meron sinabi sa akin si Pare Sunny dati na, Kano Raya, sa'yo kumukuha naman. O pare, magaling na customer yan, hindi nagtatanong ng presyo eh. Basta raw ginusto mo, yun na, okay na. Hindi mo raw tinatanong kung magkano. Eh, siguro dahil yun ang dahilan kung bakit successful ka kasi talagang binubuhusan mo yung quality ng mga breeding stock mo. Makuha lang natin, kaya maski hindi, maski medyo malang presyo talagang. Yan po mga kaibigan, palagi natin naririnig sa mga breeder, kung gusto mong mag-breed na maayos, mag-umpisa ka ng tama. No? So, ang pinakatama po ay yung mag-breed ka ng maayos na breeding stock. Kahit na ano pang ipakutukan mo dyan, kahit anong gamot ibigay mo dyan, kahit anong alaga gawin mo, kahit ipaghili mo pa, kantahan mo pa yung manok mo, eh kung ang brood stock naman na ginamit mo ay basura, basura din lalabas dyan. So, huwag kayong mag-isip na, huwag kayong mangarap na kayo ay ganun lang ang inyong binibreed, eh, kung saan lang galing, eh, mangarap kayo na mag-champion o manalo kung saan-saan. May investment po yan, hindi yan basta-basta ganun. It's either meron kayong kaibigan na katulad ni Kano Raya na paghihirimin kayo ng maayos na manok o talaga mamuhunan kayo. Sayang, ha? Kahit ano ba, kahit pa Thunderbird araw-araw ipakain mo dyan, kung bulok naman yung broodstock mo, eh mahirap yan, di ba? Tama yun. Di ba? Eh gusto ko lang malinaw sa kanila kasi alam mo, ang problema, boss Kano, siguro naka-experience ka na rin. Ngayon sa Facebook, James, di ba, yung nagme-message. Boss, meron ka bang winning line dyan, yung mura lang? Dami ka di ba? Namimili po sila ng ano, kumbaga, Class B po ang gusto nila pero ang palo, Class A. Ayun, tulad ng sinasabi ko, James, eh, sa Facebook. Hindi na, huwag mo kayong magagalit yung mga nagtatanong sa akin na hindi ko kayo ano, minamaliit. Pero talaga pong napakahirap po sagutin minsan yung tanong nyo na, Boss, pwede mo makabili sa inyo na ng Class A, yung winning line. Eh, pero maliit lang po budget ko. Eh, wala pong ganun, boss. Wala pong ganun. Tsaka, hindi po ganun kamura ang pag-breed ng manok. Hindi po ganun lang. Hindi po yan hinahagisan lang ng mais at hindi yan backyard na manok na native, no? Napakagrabe pong alaga dyan. Hindi lang yung lugar, yung taa, pasweldo mo sa tao mo, yung feeds, yung gamot, bakuna. Nako, magkakasakit pa. Hindi ka pa makakabuhay minsan, no? So, pasensya na minsan yung iba, hindi ko na lang ko sinasagot. Mahirap pong, at hindi ko na rin kayo sinasagot kaya naghahanap kayo ng reject. Kasi, ba't naman kayo magbibreed na reject, di ba? Napakahirap nun. Anyway, magbabalik po tayo at hihimayin naman natin yung mga breeding ni Boss Kano. Kasi, alam ko to si Boss Kano, merong hindi sinasabi to eh. Hindi lahat ng kanyang pambato rito ay Sunny Lagoon. Merong sikreto tong bloodline na wala ang iba. Ah, pagbabalik po ng chicken talk. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Kamutin. Kaskasin. Kiskisin ang iyong swerte. Sa scratch it. Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 200,000 pesos. May sipon ang manok ko! Sipon, pisik, at halakba?
Huwag maganap ng albularyo o gamot na doble tsako ang presyo. Dapat sa mapagkakatiwalaang tindahan ng bayan. Ang gamot laban sa CRD at colibacillosis. Matipid pa at may value for your money. Basta sipon, pisik at halak, mag-doxilac. Para mahimbing ang tulog nyo sa gabi. Tulog na tayo, baby. Namumutla, namamaya. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang by Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworm. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may pulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Magandang araw mga kasabong, andito naman po tayo sa isang episode ng mga Pitik ni Kalando. Ngayong araw na to, pag-usapan po natin, umpisa natin, series tungkol sa mga kulay ng manok sa taguring Filipino o sa tawag na Tagalog. Ano po yung tinatawag na mayahin? Ano? Ito po yung mga tinatawag na mayahin, kumbaga sa Tagalog. Bakit po sila tinawag na mayahin? Kasi po sa kulay ng kanilang paa o legs, kulay green, parang maya, pati yung tuka nila. Oh. Sa Tagalog, ang tawag dito ay mayahin. Pero sa Amerika, ang tawag po sa mga ganitong klaseng manok na green leg, mga hatches po ito, hats. Ang hats po ay originated by Colonel Sandy Hats ng Amerika. Siya po ang una nag-breed ng mga hats. Siya ang una nag-umpisa ng mga tinatawag na hats. Although napakarami na pong klaseng hats. Meron pong Mel Sims hats, merong Gabilan hats, merong Leaper hats, merong McLean hats. Pero sa Pilipinas, dito sa Katagalugan, lalo na, isa lang ang tawag sa ganitong kulay. Mayahin. Ito po ang tinatawag na mayahin. Actually, nandito tayo sa farm ni Boss Kano Raya ng Pasuluhan Gamefarm. Ito yung kanilang pambato na black sweater. Alam niyo naman, sweater, hats din yan eh, di ba? So, ito yung kanilang black sweater. Green po ang paa, green din ang tuka. Ito yung parang pinaka-betchin ng lahat ng mga linyada o ng mga crosses ng manok dito sa Pasuluhan Gamefarm. Ito yung kanilang star breed, ika nga. Ang tawag nila dito sa kanilang record books ay si 5-time. Kasi yung pinakalolo nito ay 5-time winner. Pero actually, ito ang pinanggalingan nun ay isang imported na manok na ang pagkasabi sa kanila ay black sweater. So ito po ang isang anak o apo ng kanilang sinasabing 5-time winner na talaga napakarami panalo. Kakaibang klaseng hats kasi pag hats ang manok, marami shuffle, ano? Yung kanilang hats ay nakaabang, kung saan mo binaba, doon na lang, simple lang kung pumalo. So again, balik tayo, mayahin dahil ang paa ay green. At green din yung tuka. Okay? Ako po yung mga kasabong, Kalando Lusong, dito po sa mga pitik ni Kalando, dito sa Chicken Talk, usapang sabong sa television. Naman yung white. Cross rin siya sa radio sweater. Tapos yung iba, binigay ko sa bullfrog. Kaya may street com sila eh. Radio sweater, bullfrog. White pa rin ang lalabas niyan. Bullfrog siya. Yung daw ang lahi nito eh, sabi ni engineer. Bullfrog. Oo, hats din ito, hats. Ito yung sinasabi ni Kalando na ano, 5-time winner. Oo. Mga anak niya, 3-time winner, 5-time winner. Ito yung mga pinoproduce niya, mga winning line. Medyo may edad na siya, kaya pinukunan ko pa rin ang line. Original talaga. Okay, nagbabalik po kami. Siya nga pala, ngayon po ay July 4, ha? 4th of July sa Amerika, Independence Day. Kaya masaya celebration dyan.
At boss ko na, meron kayatang ano, kapamilya na July birthday. Batiin mo na. Oo. Oh. Ang aking missis. Na si Gina Raya. Okay. July 21. Happy birthday, July darling. 20. Yeah. Oh. At binabati ko na rin yung kanyang hipag na si Irene Dede Francisco. Okay. Ayan, yan ang kanyang kapatid. Sila dalawa lagi ang magkasama. Ayan. Alam mo, July 21 yung asawa mo, ang nanay namin, ang nanay ko ay July 22. Oh. Pero yumao na, matagal nang patay. 54 years old lang nang mamatay. Eh, birthday din ng tatay ko, July 22 naman. Anyway, nagbabalik po tayo dito with our interview kay Boss Kano and James Raya. Boss Kano, sa experience mo dito sa mga manok isani, ano ang mga nag-click sa'yo talaga na kombinasyon? Anong mga process? Process na ginamit ko at mga nag-click ay ang mga nakikita natin dito sa farm. Mm-hmm. Tulad ng white. Ayan. Mm-hmm. May mga ano yan eh, may mga crosses yan na ginagawa. Itong puti mo ba? Ito yung sweat ni Sunny? Yes, yan. Tapos paano mo siya kinocross? Kinocross ko yung sa Reggie sweater, the best yan. Ano nagiging palo nila? Magaling. Mga nananalo talaga. Oh, mabilis, eh. Kasi ang white talaga yan ay ano eh. Walang power yan, pero magaling ang pano yan, parang sweater yan. Ang radio naman, ganun rin. Ang sweater, pero nagkaka-power sila pag pinagalo mo sila. Pero talagang ang laro nila ay pa-break-break lang na ganyan. Wala kang makikita masyadong palo sa baba. Pero ang paa nila, ang galing. Okay. Ang galing talaga magpatama. Ayan naman ang importante. Talagang magaling magpatama. Ito isa sa mga winning crosses mo. Winning line yan. Talagang the best yan. Merong mga great ka ni Sunny. Yes. Yung jogod niya. Jogod. Paano mo naman binibreed yung jogod mo? Yung jogod na brood cap. Ibinibigay ko sa inay na puti. Puti na swipe? Siya, yes. Jogod sa swipe, ha? Yes. Ang labas niyan, puti. Puti na malabas. Puti yan na may dilaw-dilaw. Halos ang tingin mo rin ay pure white. Malinis yan. Okay. Malinis yan. Ang galing yan. Ang dami ko na nanalo na yan sa bulang-bulang eh. Halos panalo yan. Okay. Naka 10 points tayo roon. Bulang-bulang. Bulang-bulang. Oh, yan ang gray. Tapos binibigay ko rin yan sa sweater hats. Uh-huh. Yan ang gray yan. Gray ang lalaki, sweater hats ang babae. So karamihan ng ano mo, mga three-way, ano? Three-way. Mga three-way. Oo. Si James, matatanoyin ko. James, yung bago ni Sunny na sikat ngayon sa kanya, machine kelso, meron na rin kayo nun. Paano nyo naman binibreed yun? Kinokos po namin yung kelso sa hats. Kelso hats ba? Happy na po. Machine kelso sa hats? Happy na. Anong hats? Yung din galing kay Sunny? Opo. High action Gilmore po. High action na Gilmore. Okay. So, ano rin ang ano lumalabas naman? Yung po, mataas din po ang winning percentage. Saka kahit mapastag, mapakak, magagaling po talaga. Okay. Taas na ng porsyento ng winning percentage nyo. Nagsya-70% naman kayo, Pasuluhan. Oo, maganda na ang score namin. At saka, score sa mga matitigas na laban talaga. Hindi talaga sa, yung mga, alam mo naman ng UFC, lalo nung una. Nag-pitmaster na rin tayo, nag-world slasher na tayo. So, world slasher ka, 5 points ka, going to the finals, diba? 6.5. 6.5. 6.5. 6.5. Yan ang score nyo, total? Oh, total. Oh. One loss po. Oh. First time ko na sumali roon sa world slasher. Nagkaroon lang ng problema, kala ko nga champion ako. Nag-change cock lang ako, namali ang submission ng aking... So, akala hindi naman niya sinasadya yun. Kala ko, kuha na. Ganda ng ano nun. Anyway, gaano karami yung pinuproduce mo taon-taon, like this year? Ang aming stag ngayon ay mga 1,200 siguro. Lalaki na yun. Yung itatali? Yun, puro lalaki na yun itatali. Meron na kaming nakataring almost 300. Eh. Oh, napakarami. Ibig sabihin, nagbebenta ka ba? Oh, yes. Nagbebenta po ako kalando. At medyo masakit sa mga gastos natin. Kaya abenta tayo. Medyo pansuporta sa ating mga okay. Inaalaganta manok at mga pampasweldo, mga tao. Paano ka nagbebenta? Na, kahit sino pwede o gina-qualify niyo yung mga buyer niyo? Kahit sino bumibili. Katunayan ng mga bumibili rito ay mga tiga malalayong lugar. La Union, ganyan. Ah, talaga, dumadayo pa malalayo, rin. Mga mayor, ganyan. Governor.
Talagang dinadayo na nila ito at napatunayan na nila. Gaano kadalas kayo lumaban, James, sa ano, ng derby? Hindi po kami yung talagang fighter po na ano eh. Pag may binigay lang po na schedule, katulad po ni Indian Asali, laban may po. May nag-invite sa inyo? Doon lang po kami lumalaban. Kayo ba nagpapapinance din o sarili nyong ano, laban? Finance po, nagpapapinance po. Tapos may sariling laban din po. Alam ko, isa sa mga gumagamit ng manok nyo, si Attorney Astor. Si Attorney Astor. Oo. Actually, ilang, nakailang champion si Attorney sa inyo. No? Eh, may naikwento ko dati na paano kayo nagkakilala ni Attorney Astorga? Oo. Pumunta lang siya rito? Ba? Meron kasing mga bumibili rito na gusto nila rito na rin i-condition. Ah, okay. Kumbaga ready to fight. Ah, wow. Kasama ang trainer. Okay lang ka ako sa akin. Hmm. One time tumawag sa akin yung tao na ni Engineer Sani. Na yung gumagamit sa kanila ay wala silang maibigay at siguro ay baka marami silang schedule. So, pinasa sa akin. Okay. Ngayon, tinignan ko yung manok ko. Parang ang tingin ko sa manok ko ay hindi masyadong 100% na naka-ready. Tinawagan ko yung tao ni Sani. Sabi ko, kina-cancel ko na yung laban natin. Hindi daw pwede. Eh, para naman maging maganda ang usapan, sabi ko, punta kayo sa farm. Kayo na ang tumingin. Aba, nag-champion agad kami. UFCC. Okay. So, ang ating kaibigan na si Attorney Astorga. Nagustuhan na? Nagustuhan na. Dito na galing, ready to fight. Tunayan eh, apat na trophy ang nakuha niya sa UFCC. Meron pang 7 stags na straight, 7 wins na panalo. Solo champion. Solo kayo. Yan yung ano na, yung closing. Last leg na yun. Naka-solo champion. Other than Attorney Astorga, may iba pang nagpipinance sa inyo? Maraming gusto magpinance eh. Kaya lamang eh, misang ko lang pagbigyan eh. At marami ring bumibili na iniiwan dito at kami na rin na nagko-condition para ilaban. Okay. Dito sa 1,200 na itatali ninyo, gaano karami ang binibenta nyo dyan? Pwede naman silang bumili kung ilan ang gusto nila. At kailangan ko rin naman rin magtira ng para sa akin kasi mayroon kaming dapat labanang katulad ng mga endorser na mukhang pinag-usapan natin sa Bali na sa ano daw lalaban, sa Cebu, sa Mandawi. So, kailangan magtira ka. Pero marami naman ito eh. Okay. Madami ito. Kaya pwede kayong bumili dito. No problem. Sige. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Pero hindi pa rin nire-reveal ni Boss Kano yung kanyang ano, yung kanyang sariling linyada. Kaya bago matapos ng programa ngayong araw na to eh, pipilitin natin ikwento niya kung ano yung kanyang pambato dito. Magbabalik po na chicken to. 5 times sa ano, sa bullfrog. Ito naman, bullfrog sa black. Ito mong pa. Ganun pa rin yan, black. Bullfrog sa ano? Sa black. Sa black. Ito sa black. Bullfrog sa black. Ito sa... 5 times sa... 5 times sa bullfrog. Oo. Yogurt gray. Nakakross siya sa... hot sweater. Nakakross siya sa... Pwede, radio. Naman yung white. Across rin siya sa radio sweater. Tapos yung iba, binigay ko sa bullfrog. Kaya may street com sila eh. Radio sweater, bullfrog. White pa rin ang lalabas niyan. Ganyan ang sabungero.
sibay ng buto at tatag sa laban. Dalawang tableta kada linggo, para sa akin, yan ang panalo. Buti na lang may Calbix. Pexan XP. Pexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga tupong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ako at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Pexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon! Swerte. Sa Scratch It! Sa bawat scratch, maaaring manalong up to 200,000 pesos! Ganyan ang sabungero, tunay na mag-inoo. Sabungero. Babalik po kami dito sa Chicken Talk at bago kami magpatuloy, pasalamat muna kami sa aming mga sponsor. Kung wala kayo, wala kami. Thunderbird, LDI at ang Scratch It. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa Chicken Talk. Tumataas na po ang kami sa ratings. Kaya nagpapasalamat din kami sa mga tagapanood. Ah, mabilis po ang aming pagtaas sa ratings. Nagulat kami mismo, nagulat. At nagpapasalamat din po kami na kahit na nag-upload kami sa Facebook, sa YouTube, eh talagang tinatangkilik pa rin ng mga followers yung mismong palabas namin sa television. Eh siguro hindi na kayo makapaghintay dahil nag-upload kami sa YouTube at Facebook after 1 week pa nung aming palabas. Kaya maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, lalo nagtiwala yung mga mga advertisers. Okay? Balik tayo kay James. James, may sinasabi ka kanina. Mukhang may itatama ka doon sinabi ng tatay mo. Yung sa ano po, yung sa bulang-bulang. Ano po yun? Sa bakbakan kami. Yung sinasabi naka 10 points kayo. Bakbakan kayo naka 10 points. Bali, ano po yun? Yung pa 7 points po namin, talo. Okay. Tapos yung pa 11 points po, talo. 11 points. Talo po. Ah, pa 11 na 11 talo. 11 7. Lahat po na may mga bearing yung laban sa bakbakan. Yun po yung mga natalo sa amin. Okay. 12 yun eh, no? 12 stag, naka 10 points kayo. Dalawa na lang. Pambiya na rin yun, no? Dalawa na lang. Actually, kung hindi natalo yung pa-7 mo, pera na yun. Okay. Manila tayo. Pera na yun. Kasi yung paglaban mo na 8, may pera na dun eh. Di ba? Oh. Premium na po. Eh, sabi nga ng iba eh, ang paglaban daw sa bakbakan eh, parang pagtaya sa loto. Di ba? Talagang ang laki ng napakalit ng presentation mag-champion ka, pero talagang dadako sa butas ng karayong. Talaga? Oo. Anyway, papatuloy tayo, Boss Kano. Nagpaalam muna ako sa'yo bago ko pinilit sa'yo na baka ayaw mo i-bulgar eh. Meron kang pambato rito na alam ko yan ang mga inihalo mo dito sa mga manok ni Sunny. Ano ba tong isang pinagmamalaki mo? Kasi ako, pagmamalaki mo na rin, nabigyan mo ako eh. Eh tapos yung nabili namin sa'yo eh, nagpanalo lahat. Anong ba tong mga manok na to? Yun yung dala nung galing sa ano yun, imported siya. Kaya okay, lang kung tawagan nila green leg sweater eh. Di ba ang sweater eh? Yellow leg. Yun. So yung sinasabi nilang green leg na eh, na-hybrid ko yun nung nagpa-practice pa ako. Okay. Na-hybrid ko yun sa Albany. Mm-hmm. So nilabasan niya puro green leg kasi may Albanian green leg. Ang daming panalo ng manok na yun. Para kang nakahukay ng ginturo. No? Paano hindi ko sasabihin nakahukay ka ng ginturo? Lahat ng bumili sa akin may 6 na panalo. May 3 panalo. Okay. May 4. Patunayan may natitira ako ngayon eh. Ilang panalo yung 5 times winner yun. Puro derby, walang injury. Kaya ngayon ibinalik ko doon sa ano niya at para magkalahi. So itong breeding lang na ito, itong lahing ito ang naiiba. Kasi lahat ng ginawa ko nung araw nang wala pa ako materialis ni Sunny. Tinapon ko nang lahat 'yun.
siya lang iniwan ko kasi talagang tested ko na yun. Ano ang pagkakaiba niya, fighting style at yung galaw compared sa ibang manok? Ang mga anak niya, pag binitawan mo sa gradas, kung saan mo binaba, nandun na lang. Hindi siya alis doon? Hindi siya umaalis. Pag hindi siya lalapitan ng kalaban, hindi mag-aaway mo. Doon lang siya. Yung fighting style niya? Ang fighting style niya talagang ano lang. Abang lang? Parang sweater kung lumaro eh. Talagang pag-ganong-ganong lang. Pero kada ibigay niya eh. Tama talaga. Kaya iniwanan ko itong isang ito. Napakagaling. Ang daming panalo talaga niya. Magaling chumen po. Magaling ba, siya, parang boxer. Ito ba, bininyagan mo na ng sarili mong pangalan? Kasi matatawag mo ng sarili mong breeding, dapat sarili mong pangalan na. Ang nilalagay ko sa record nito, kapag nilalagyan ko ng 5 times. Yun ang aming palatandaan, si 5 times kung tawagin. Nakalagay sa record, 5 times. Lahat ng i-produce nila, alam ko na. Kala ko pinangalan mo na Hari Raya eh. Hindi. Talagang puro panalo siya. Hindi, walang biro, mga kasabong. Nakabili po kami dito ng 5 piraso. Eh, nanalo ng... Nakapagbigay ng 7 panalo yung 5 manok na yon. At hindi nasusugatan kadalasan. Eh, no? Yes, kasi hindi nasusugatan. Maingat, ano? Kaya nakakabumibilang ng panalo, eh, kaya hindi nasusugatan talaga. May kinuwento kay James na... naglagay ka ng manok sa loob ng scratch pen, hindi niya pinapalo, ganun ba? O siya mismo hindi pumapalo? Hindi niya talaga inaano eh. Parang may isip talaga yung... Alam niya merong harang, alam niya. Basta binabaan mo siya eh, nandun lang siya eh. Abang na siya. Kaya napakalakas ng loob ko pag ganyan ang gamit ko eh. Siyempre, kasama na itong kay engineer eh. Pero nakita ko kasi may mga pinos ka James sa mga lalaban ng mga manok mo na yan. Talagang sa Facebook, ibang klase yan. Saka sila po yung hatch na angat sarado. Na malamig pati? Malamig po pati. Hatch pero malamig. Yung hatch po diba po, alang, ground lang po sila. Siya talagang vertical po siya, okay. Alis kompleto. Sigurado tinatanong ng mga nanonood, eh marami ka ba nitong mga black sweater mo na to na tinatawag na 5 time ang tawag mo? Oo, madami ako niyan ngayon. Mga ano sila, straight comb. For sale ba yung mga stag niyan? Oo, lahat naman ng ano dito, for sale. Yan. Kung kayo'y bibili rito sa Pasuluhan, iyan ang isang nire-recommend ako sa inyo. Ibang klase. Kaya, actually, kaya ako nandito ngayon eh, kukunin ako eh. Anyway, siyempre nagtatanong mga tao, ano ba to? Paano makakapag-breed ng ganyan yan? Eh, magastos yan. So, baka mamaya, ano ba yan? Drug lord ba yan? O gambling lord? Di ba? Ano ba ang hanap buhay natin para malinaw lang ng mga tao? Aba, ang hanap buhay natin ay ano, yung palaisdaan dito sa Laguna. Uh-huh. May mga fish pen tayo dyan. Legal na fish pen, ha? Legal. Ayan. Marami illegal eh. Yung mga illegal, medyo binawasan na ng ating... Inaalis na ng presidente. Uh-huh. Pero ang presidente, mga mahal talaga ang kanyang mga Pilipinong kapwa Pilipino. Kaya papasalamat tayo at hindi niya tinanggal lahat. Tuloy pa rin ang hanap buhay sa dagat. Pag bigla mong ginanon, yung food chain, yung supply ng pagkain ng isda maapektuhan, di ba? Napakalaki, napakarami ng sinusupply na sobrang dami. Pagkain ng Laguna Lake. So, yun ngayon ang doon ka busy. Doon na, yun ang bread and butter pa rin, yung pag-isdaan. Meron pa rin tayong ibang hanap buhay. May babuyan ka rito, nakita mo. May babuyan tayo. Meron kang... Mayroon mineral tayo. Water, AO spring. AO spring. Bakit AO? Yan yung pangalan ng anak kong lalaki, Ara. Ako din, babae. AO, ito babae, si Ara. Ara. Yung letter O, siya. Si Umbong. Si Umbong. James, sige Umbong. Malayo po sa... Si Ara at si Umbong, kaya pala AO. Pwede niyo subukan yan. Masarap yan. Hindi, nasubukan ko na. Masarap eh. So, dito galing to sa Cardona? Gawa namin yan sa Cardona. Okay. Ayan po. Mga sabungan dyan. Pag kailangan nyo ng ano, itong maganda ibenta sa sabungan. AO. Tapos meron pa kayong bigasan. Meron fishing supply. Fishing supply. So, yung mga... Iniintindi niya yung ice dealer. May yelo pa. Sa Fishport. Kailangan siyempre ng yelo. Yung mga yelo doon. Nang isdang ice para hindi masira. So,
Mayroon tayo niyan. Maganda negosyo yung yellow kaya si kahit na hindi mabili na mauubos siya. Parang bakery yan. Kahit na walang benta, may bread ka naman. Di ba? Yan. Kaya yan ang pinakamagandang negosyo. Either bakery o yellow. Anyway, Boss Kano, alam mo ba kung gaano kakaswerte na iisa lang anak mo lalaki ay nahilig pa sa sabong? Ibang mga sabongero, daming anak na lalaki, walang nahihilig sa sabong. Siyempre, pagka ang pamilya mo eh, lagi mong kasama, masaya tayo. Dahil wala naman tayong iniisip na iba, kundi sila. So, pagkasama mo siya, masaya ka. Eh, ako nga eh, kanina, wala nang dumating kami rito. Tuwing pupunta ako din, obserbahan ko. Parang napakasarap dito, napakaayos nitong tahanan niyo, itong bahay niyo. Asawa mo, napaka-supportive. Mm-hmm. Tapos eh, nagje-gym araw-araw, ha? Yung anak mong babae, nagma-handle ng piggery. Mm-hmm. Si James naman, may mano ka na rin na broiler. Oo, mayroon yan. Kahit konti, nagsisimula siya. Bakit ba dalawa lang ginawa mo? Maayos naman ang breeding mo. Yung lahi ni Mrs. ay yan. Ah, ganun. Medyo matipid eh. Mahina mang itlog. Oo. So, ano mga advice mo, Boss Kano? Nasabi ko na kanina yung pagpili ng magandang broodstock. Eh, ano ba may advice mo na hindi ko na itanong sa iyo? Diyan sa mga gustong sumunod din sa yapak ninyo ni Miss Parisani Lagoon. Sa mga bago pa magsisimula katulad rin ng ng paggawa ng isang bahay na dapat ay ang pundasyon na isa'y matibay. Mm. So, kayo'y namamahalang. Katulad ng sabi ng ating kaibigan na si Kalando, na nagtatanong kayo, subalit gusto niyo ng mura, ay kung bibili kayo ng mura na marami, halimbawa, 10, bimili na lang tayo ng 2 mahal. Bakit? Yun ang tama. Kasi pareho silang kumakain. So, kung konti na lang ang binilihan natin at tama, kahit sino pang magsasabong na magagaling, pwede nating ibangga ang mga manok natin. At pwede nating magpalaki dahil ang ating ginagamit na materials ay mahal. At galing sa isang taong kilala na sa larangan ng sabong. Kaya yun ang dapat nating malaman. Yun lagi ang dapat ilalagay sa ating isipan, mga kasabong, dahil yun ang nararapat. At yan ay napatunayan ko na bago ako makarating sa ganitong sistema, yan ay planas ko na. Okay. Kaya meron mga kaibigan na nagsasabi ng tama, sundin po natin. Katulad ng sabi ng ating kaibigan na si Kalando. Okay. Thank you. Ikaw, James, ano ma-advise mo sa mga kaedad mo na nag-iisip na pumasok sa ganito? Ikaw may experience sa ganyan. Ano masasabi mo sa kanila? Masasabi ko po sa kanila huwag nilang hiligin ang sabong dahil magkakapera sila. Kasi po hindi naman madali po ang pera sa sabong . Kumbaga, pag hiligin po nila dahil natutuwa sila doon sa pagbibuhay. Pero ang gagawin po nilang, kumbaga, gagawin nila hanap buhay. Hindi po siguradong hanap buhay ang sabong kasi pares may tare po yun. Sabi nga sa basketball bilog ang bola. Okay. Anyway, James, kailan ka ba talaga mag-aasawa? Kasi naiinip na nanay mo. Medyo matagal pa po. Matagal pa? Ako, mukhang maghihintay pa. Anong matagal, ha? Anyway, ayan po. Nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan, Boss Kano and James Raya, mula rito sa Pasuluhan Game Farm, dito po sa Cardona, Rizal. Ako po inyong kasabong Kalando Luzon. Nagpapasalamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Chicken Talk, usapang sabong sa telebisyon. Magsabong po ng kaya lang, unahin palagi ang pamilya. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat, mga kasabong. Kapag
Namumutla? Namamaya? Ito nga? Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% tapeworms. Kaya siguradong patay ang mga pula. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala! Wala dito ang may pulate! Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Bexan XP. Bexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga tupong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ako at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance. Bexan XP. Gamit ng tunay na kampyon.